Magandang araw sa inyo, Miss Loribi, at sa inyong mga avid listeners. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Thanos. Tagaliti po ako at nagtatrabaho bilang isang boy o kasambahay. Ako ang ginagawang katiwala ng aking magandang amo. Naka 2 years na din ako sa kanila. Pero may pagkasuplada ang aking among babae. I think nasa 40 plus na din ito. At ako na may nasa 30s na din. Ganito nagsimula ang aking kwento. Dahil sa hirap ng buhay, di ako nakapagtapos ng pag-aaral. Mga first year high school, tumigil ako at tinulungan na lang ang aking mga magulang na maghanap buhay. Di ko naman sila sinisisi dahil ganun na yata ang aking kapalaran. Nang 16 na ako'y pumunta ako ng Maynila at namasukan bilang isang construction worker. Hindi naman madali sa akin dahil mahirap din magtrabaho sa site. Gang sa isang araw, may maawa na isang kakilala. Nagtatrabaho din bilang kumadrona sa isang kilalang pamilya. At doon na nga ako nagsimula. Pinakilala kay Ma'am Maggie at sinerte naman ako. At namasukan nga akong boy sa bahay nila. Meron din silang driver, sila Ma'am Maggie. Ito'y si Jerry. Kabibes ko naman ito, pero lagi akong sinasabihan nito na ayusin ko daw ang trabaho ko. Dahil kay Ma'am Maggie, chinichik lagi ang trabaho kung maayos. Isang araw na noon, nagdidilig ako ng halaman sa bakuran nila amo. Thanos, meron na ba dyan si Ma'am Maggie? Si Ma'am Maggie baka mo, Jerry? Di ko lang napansin. Diba, kasama mo kanina lang? Ikaw itong driver niya. Inutusan kasi ako kanina ng isang kaibigan niya na ihatid ko, pero pagbalik ko, wala na siya doon. Ganun ba? Wait. I-check ko sa loob kung meron. Sana wala pa siya dyan. Kasi alam mo naman yun. Baka masabon ako ng wala sa oras. Bakit mo kasi iniwan-iwan tapos ngayon mamamroblema ka? Kaya pumunta ako sa loob ng bahay para tingnan kung andon nga si Ma'am Maggie. Pero wala talaga doon. Pero nang ilang sandali pa, may nagbukas ng gate. Nakita ko doon si Ma'am Maggie. Nakasimangot ito at kausap na nito ang driver nito. At di nga ito nagkamali nang hinala. Sinabon nga nito ang driver. Sa uli-uli ha, Jerry, huwag ganun ang gawin mo. Ako ang amo mo. Binabayaran kita bilang driver tapos iniwan mo ako dun sa office. Pasensya naman. Kasi yung kaibigan ninyo nagpahatid sa mall. So, ang kaibigan ko ba ang nagpapasahod sa'yo? Kung gusto mo, sa kanya ka na lang magtrabaho. Total, siya naman ang nais mong ipag-drive. Kaya, sisisantihin na kita. Naku man, sorry po talaga. Di na mauulit. Huwag mo lang akong sisantihin, ma'am. Naku, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Tinapunan lang ako ng tingin ni Ma'am Maggie. Bago ito, pumunta sa loob
ng bahay nila. Awang-awa ako kay Jerry, pero totoo naman ang sinabi ni Ma'am Maggie. Kasalanan din pala nito kung bakit nagalit ang aming amo sa kanya. Kaya pinagpatuloy ko na ang aking trabaho sa hardin. Nang walang ano-ano pa'y pinatawag ako ni Ma'am Maggie. Nang pinuntahan ko ito'y nasa salas at suot-suot na naman nito ang makapal nitong salamin sa mata. Magandang tanghali, Ma'am. Binaba ni Ma'am Maggie ang salamin nito at tinapunan lang ako saglit ng tingin ni Ma'am Maggie. Mula ulo hanggang sa paa. Saka nito tinaas uli ang kanyang salamin. Saka nagbasa ito ng dyaryo at nagdekwatro. Magandang tanghali din, Thanos. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Ma'am? Ipinatawag niyo daw po ako? Oo. Alam mo bang mag-drive? Mag-drive po, Ma'am? Oo. Di ka naman siguro bingi. Para ulitin mo lang ang sinabi ko, diba? Ma'am kasi... Ay, anong kasi, Thanos? Narinig mo naman, diba? Matagal ka na ding houseboy dito sa aming bahay. So, kung alam mong mag-drive, ikaw na lang ang gagawin kong driver. Dinig mo naman na pinapalis ko na si Jerry. Opo, Ma'am, pero... Kawawa naman po siya kung paalisin ninyo siya sa trabaho. Balita ko, madami pa naman siyang anak. Sana po siya kukuha ng ipapakain sa mga pamilya niya, Ma'am. Nakita ko na medyo tumawa si Ma'am Maggie sa aking sinabi. Kita ko, maganda din pala ito kung wala ang makapal nitong salamin. At nagpatuloy itong magsalita at sumeryoso. Okay, palit na lang kayo bilang boy. Ikaw na lang ang gagawin kong driver. At si Jerry, siya na lang ang gagawin kong houseboy. Para naman may trabaho siya. Pero, alam mo bang mag-drive ng kotse? Opo, Ma'am. Alam ko po. Tumango na lang si Ma'am Maggie at sinabi nito na ako na ang magiging driver nito simula bukas. Kaya dahil na din sa pakiusap ko, hindi nito pinaalis ng trabaho si Jerry. Kaya nagpalitan kami ng trabaho at sa pagiging houseboy to driver. Kaya simula noon, kung saan-saan ko ipinagda-drive ng car si Ma'am. Mahilig din pala itong makipag-sosyalan. Kaya tuwing umaalis ito ng bahay, ay inaalis din ito ang makapal na salamin. Kaya nasilayan ko din ang maganda nitong mga mata nang walang mga salamin. Bakit ganyan ang mukha ninyo, Ma'am? Hindi magandang tignan. May problema ba? Di ko alam ang sasabihin ko sa aking mga amiga, Thanos. Kasi iniisip nila na wala pa akong boyfriend sa ngayon. Kaya alam mo na, pagtatawanan nila ako pag sinabi kong wala. At kasal pa kasi ng isang kaibigan ko sa Baguio. Gaganapin. Free ka ba sa Friday? Oo naman, Ma'am. Free na free ako. So,
okay lang na ikaw ang gawin ko mo ng jowa pansamantala. I mean, ipakikilala sa kanila bilang jowa. Papalabas lang naman natin na jowa kita, kunwari, para naman di ako kakahiya. Pag magtanong uli sila, huwag kang mag-alala, babayaran ko naman kahit magkano kung makipag-deal ka sa akin. At nga pala, huwag mo na akong minamam dahil di naman ako gaano masyado katanda, di ba? Naku ma'am, amo ko po kayo at malaking oportunidad niyo sa akin at ipakilala mo ako. Mukha kong boyfriend mo. Pasa mga kaibigan mo, ma'am. Tsaka, sino naman ang tatanggi sa isang katulad ninyo na mayaman na? Maganda pa, di po ba? Naku, ikaw talaga, Thanos, ah. Bolero ka din pala. Ikaw lang itong nagsabi na maganda ako. Ang tingin ng mga nakapaligid sa akin, tigre. Okay, ma'am. Tigre na maganda, ma'am. Tawanan kaming dalawa ni Ma'am Maggie dahil sa biro kong iyon at di ako makahindi ng mga oras na iyon dahil amo ko si Maggie. Malaking opportunity na sa akin iyon kahit pansamantala lang na jowa niya dahil matagal ko na ding hinahangaan si Ma'am Maggie. Kaya naman di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Oo na agad ang sagot ko sa kanya. Kaya ng mga ilang araw, bumili kami ng aming gagamitin at mga regalo na din para sa kasal ng kaibigan ni Maggie. Kaya naman nang dumating ang araw ng Thursday, tumulak na kaming papuntang Baguio. At ang nakapagtataka, iisang room ang kinuha ni Maggie pero malawak ang hotel na aming tinuluyan. Medyo nagkahiyaan pa kaming dalawa dahil di ko akalain na amo ko ang kasama ko sa Baguio. Malamig ang simoy ng hangin at maamoy ang mga pine tree na nakapalibot doon. Maganda ang Baguio kaya sakto sa malaromantikong paligid para sa mag-jowa. Kaso, di ko naman totoong jowa si Maggie kaya medyo nahihiya ko sa aking sarili na hamak lang na driver. First time mo lang bang makapunta sa Baguio, Thanos? Oo, Maggie, kasi taga-Leyte ako. At syempre, malayo din ang Baguio. Alam mo na, mahirap lang ang buhay namin. Nako, Thanos, huwag mong nilalang ang hirap. Dahil, alam mo, lahat ng tao pantay-pantay. Naitaon lang na nagsikap ang mga ninuno natin. Kaya from generation to generation, napagtagumpayan nila ang kanilang estado sa buhay. Pero sa ngayon, kalimutan na muna natin ang estado sa buhay, okay? Ngayon narito tayo sa Baguio, walang amo-amo dito. Tayong dalaway mag-jowa, okay ba? Napatango na lang ako sa sinabi ni Maggie ng mga oras na sinabi na jowa ko ito. Kaya naman ng paggabi na ay naisipan na naming matulog na para maaga kaming dadalo sa kasal ng kaibigan nito. Pero nang bandang mga midnight na, talagang sobra ang lamig sa Baguio. Kaya nabigla ako nang pumunta si Maggie sa kinaroroonan ko at sumiksik
niyakap ko na lang ito dahil nga sa malamig talaga ang hangin doon. Halos di ako kumikilos. Baka kasi magising ito. Kaya naman ng ilang mga oras pa'y nakatulog na din ako gang mag-umaga. Dumating ang Friday. Dumalo kami sa kasal ng kaibigan nito. At ipinakilala ko ni Maggie sa mga kaibigan na jowa niya ako. Kaya naman pagkatapos ng kasal, nagkayaan silang magkakaibigan na uminom. Kaya naman di na nito alam masyado ang sinasabi ni Maggie, lalo na nang nasa car na kami. Thanos, okay ka lang ba? Oo naman, Maggie. Okay na okay ako. Alam mo, ikaw lang ang lalaking nagsabi sa akin na maganda ako. Totoo ba yon? Naku, Maggie. Oo naman. Di naman ako nagsisinungaling nang sinabi ko yun sa'yo. Well, salamat Thanos, ah. Maglibot na muna tayo saglit sa Baguio. Okay lang ba kayang mag-drive, ma'am? Pagabi na din. Naman na, tsaka maraming fog sa baligid. Ayaw mo naman yatang mamasyal. Di dito na lang tayo sa car. Tawa ni Maggie nang mga oras na yon. Kaya naman nang makita ko si Maggie na sumandal sa upuan ng kotse, ay malaya ko siyang pinagmamasdan. Maganda pala talaga ito at di pagkakamalan na nasa 40s na din at kung sinong makakita sa kanya'y baka sabihin na nasa 20 lang ito. Kaya naman nang alam kong tulog na siya'y nilapit ko ang aking kamay. Iti-check kong tulog nga ito, pero nabigla ako nang dumilat si Maggie at nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Kaya biglang ngumiti si Maggie at hinila nito ang aking ulo at inilapit sa kanyang mukha. Ganon kabilis, kaya naman di na ako tumutol pa. Tinugon ko na din siya ng halikan. Di namin alintana ang pagbagsak ng malakas na ulan sa labas ng kotse. At nang ilang mga oras pa'y, may biglang may kumatok sa bintana ng car. Kaya agad kong tinignan kung sino yon. At ito'y isang traffic enforcer. Sinabi nito na huwag daw kaming mag-stay ng matagal sa kalsada. Lalo pat, paggabi na din at may fogs at malakas ang buhos ng ulan. Inisip kasi nito, aalis na kami ng Baguio at mahirap mag-drive sa kalye pag ganon ang sitwasyon. Lalo pat madulas daw ang daan pababa ng Baguio. Kaya naman, sinabi ni Maggie na bumalik na kami sa hotel na dalawa. Simula nang bumalik kami sa lugar nila, Ma'am Maggie, di pa kami masyadong nagkakausap nito. Pero pag pinapatawag naman ako'y pinupuntahan ko siya at di ko paalam ang totoong sitwasyon namin dalawa. Siguro mas makabubuti. Hihintayin ko na lang na siya ang magsabi na kami officially magjowa na. Muli, salamat sa mga nakinig sa aking kwento. Thanos ng Leyte.
Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at patuloy na pagtangkilik sa ating channel, Lori V Special Story, at shout out sa inyong lahat.